What's up mga chong, here's your boy Brian Ochil, back in here again and welcome to another vlog. And today's vlog mga chong, ang content natin is regarding sa recommended ba ang R15 sa mga ano short rider. So meron tayong ano, meron tayong representative for today. E dito man, papakilala ito sa mga ano subscriber ko. Oh! Yan. So meron tayong ano, meron tayong kasama for today's vlog mga chong show. Siya yung ano, siya yung gagamitin kong instrumento para magawa natin ng perfecto tong vlog na to. So yung mga chong, ang gagawin namin ngayon is papatest drive ko sa kanya yung R15 ko. Pagkatapos niya i-test drive, so tatanungin natin siya ng mga common question ng mga short rider or and yung mga newbie na short rider na gustong kumuha ng R15 pero nag-aalangan dahil nga sa mataas na seat height nito. So ito na mga chong, para sa inyo tong video na to. Requested nyo to eh. So balikan ko kayo mga chong. Recording. Okay man, let's go. So sayo mga chong, ang gagawin natin is habang nagmamotor tayo ngayon is titignan ko yung kung paano siya magmaneho ng R15. So ngayon mga chong, naka-undertail ako, tumatalsik kitang-kita ko yung talsik ng tubig. Kaya mga chong, nakikita nyo sobrang ano, sobrang aggressive. So, sobrang laki talaga tignan ng R15 kapag mga short rider kasi sobrang sub-sub nila. So nagkakaroon ng illusion na mas lumalaki yung motor. So yung mga chong, kitang-kita nyo, tiptoe siya oh. Tiptoe. Diba? Poging-pogi talaga mga chong yung R15 kapag mga short rider yung nagdadala. Medyo mababa pa yung R15 ko ngayon kasi pudpud na yung gulong eh. Pag pinalitan pa natin yan ng bagong gulong mga chong, tataas pa yung ano niyan, tataas pa yung likod niyan. So ayan, nagpalit pala ako ng ano, nagpa-alkyl pipe pala ako. So sa perspective ko mga chong, hindi naman siya maingay. Talagang stuck na stuck lang yung datingan niya. Pero pag binira mo talaga yan, solid yan. Paano ba ikot nito? Stella? Sige, doon. Ah, sige, Stella. Para ma-experience pa talaga. Dito tayo sa gilid. Makatasik yung mga abubot eh. So yun mga chong, iniwan na tayo. So yun mga chong, kaya ako rin ginawa itong content na to. Diba? Para, kasi kung ako lang magsasabi, hindi ko talaga alam yung experience eh, diba? So kung ipapa-experience natin siya sa short rider talaga, mas mabibigyan natin kayo ng ano, ng magandang content talaga, diba? Ng mas detailed, ng mas maiintindihan talaga, and hindi ko pa pala nasasabi. So ang height nga pala ni Eman is 5'4". Pugi-pugi? Bomba pa. Bomba mga bomba mo, bomba. Sarap. Balikan ko kayo kapag nandun na kami ulit sa kanila. Then tatanungin natin siya mamaya. Frequently asked question mga chong, na mga newbie short rider. So yun mga chong, natapos na ang test drive namin. So kamusta? Kamusta naman na experience sa pagsakay sa R15 bro? Solid R15. Ano yung ano mo? Ano yung first impression mo sa kanya? Unang-una head turner siya. Sobrang sarap niyang gamitin, hindi dahil sa... Wait lang. Sige lang, okay lang yan. Sige lang, kakat ko lang yan. Sobrang sarap niyang gamitin dahil pag ginagamit mo, pinagtitingin na nga talaga. Oo, miski ako yung may-ari, napapatingin ako eh. So next question bro, recommended mo ba for beginners na short rider na gustong kumuha ng R15 V3? For beginners na short rider tulad... For example, walang experience. Gusto kumuha ng R15. Siguro hindi ko siya mare-recommend kung beginner ka tapos wala ka talagang experience at all. Tapos short rider ka pa sa R15. Kasi unang-una, meron siyang ano, clutch. So, yun yung pag-aaralan mo pa. Tapos pangalawa, yun nga, dahil short rider ka, mabigat siya i-maneuver kapag iikot ka. Atras. Yun, lalo na sa pag-atras kanina. Sa pag-atras, naku. Nahihirapan siya talaga, oo. Pero kung decidido ka naman, kahit short rider ka tulad ko, ang height ko kasi 5'4".
kung desidido ka naman tapos gustong-gusto mo talaga ng R15 para sa first bike mo, pwede naman, pero kailangan mo talaga ng matinding tiyaga. Yun, tama. So yan, pakita lang natin yung ano, seating ano mo. Sige, aman, anuhan mo, subsuban mo. Tapos ano mo yung paa mo. Yan, so yan ang ano mo. Yan yung seating position mo, di ba? Sobrang aggressive. So, tingin mo ba kaya mo siya i-drive for your ano daily commuter? For daily use, tingin ko sa una mahihirapan talaga ako dahil unang-una nakakapanibago yung ano niya, riding position niya. So nakasubsob ka, tapos yung puwersa nasa kamay mo, so nakakangawit talaga, lalong-lalo na sa traffic. Ayun pa isang disadvantage nito. Kumbaga, sa traffic hindi mo siya maisisingit-singit talaga ng ganun kadali. Kaya for daily commuting wala, parang hindi ko siya marerecommend kung yun yung purpose mo ng pagkuha ng motor. Sa tingin mo sa long drive, kamusta siya kung i-drive mo siya sa long drive? Sa long drive naman, feeling ko okay naman siya sa long drive. Dahil hirap lang talaga, so kapag tumitigil-tigil ka lalo na sa traffic. Pero kung tuloy-tuloy na ano naman na pagmamaneho, feeling ko madali lang naman siya i-ano maneho kapag long drive. Yo. So meron ding mga techniques para personally na ano ko lang kanina, kapag ganito yung riding position mo, kapag sa kamay nakalagay yung force mo, mangangawit agad yung kamay mo at sobrang masakit agad pati likod mo. Yo. Pero kapag tama. Yung itong katawan mo ang inano mo dito sa tangke, yun yung parang solusyon para sa ating mga ano short rider para hindi mangawit. Okay. Thank you. Tapos, paano ano, kung palagi kang may back ride, kung lagi kang may sunusundo, hatid-sundo, sa tingin mo ba magiging effective tong R15? Sa akin, siguro personally, sasagutin ko siya ng hindi. Kasi, ako, araw-araw akong may hatid-sundo, kunyari, sa work. So, feeling ko, lalo na pag rush hour, may hirapan kayo, lalo na pag nagmamadali kayo. May hirapan kayo na dito sa motor na to kung meron kang ano, back ride. Tsaka dun sa side ng back ride, hirap din yung back ride kasi yung riding position niya rin nakayakap sa'yo. Yun ang maganda dun. Pero advantage mo yun. Advantage pa din. Ano siya, parang win-win. Win-win pa rin. Pero ngalay-ngalay ka nga lang. Ngalay-ngalay ka nga lang. Sa tingin mo sa traffic, kamusta naman ang ano? Kamusta? Sa traffic, medyo off siya kasi parang unang-una yun nga, meron siyang clutch, so lalo na pag babagal yung usad na sobrang nakakangawit niya nung may clutch. Pero kung parang sasanay mo naman, pag nasanay ka na, okay naman siya. In the long run, tingin mo tatagal yung R15 sa'yo and hindi ka magbabalak na ibenta siya? Okay, so tingin ko personally kung R15 yung motor ko na gusto ko, tapos ganito yung mga pros and cons, feeling ko tatagal siya kasi gusto ko ng R15. So nasa kagustuhan mo talaga kasi yan eh. Pero kung yung gusto mo lang ng motor na sobrang comfort, sobrang convenient i-drive, feeling ko huwag ka muna mag R15. Yo. Sayang lang yung pera pag binenta. Oo, kasi sayang. Usually ng mga ano, ito facts lang, usually ng mga nagbebenta ng motor ay ng R15. Ang reason nila, nangangawit sila. So, yun yung mostly reason na nakikita ko sa group ng R15. So, yan. Ito, pinakamahirap na tanong sa lahat na meron ako. Feeling mo ba, pogi ka pag nakasakay ka sa R15? Kahit wala tayo R15, pogi tayo. Yun! The confidence is real! Paano pa pag may R15, no? Paano pa pag may R15? Hindi, head turner talaga siya. Makapatunayan mo yan. Yun, miski nga ako. Ako yung mayari, napapalingon talaga ako, tumantawa ako so, sa nakikita ko. Kung usapang pogi lang R15. Yun. To, last question, bro. Kamusta naman yung power niya? Nabibitin ka ba or sakto lang? Kanina, nung pagka-testing ko, hindi talaga ako nabitin eh. Kumbaga yung power niya, parang sa gantong katawan, parang sobrang ano pa, okay pa eh. Hindi ka mabibitin talaga, lalong-lalo na siguro kapag long ride. Yun. Mas ma-maximize may potential ng motor na to. So yun. So yun lang naman. Eh man, salamat sa lahat, bro. So yun lang mga chong. Sana marami kayong natutunan. So yun lang mga chong, so ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy sasabihin, bro. Maraming salamat, bro, sa ano, sa pagkumpleto ng vlog na to. So kung meron pa kayong question, 'di ba? Kung meron pa kayong topic na gustong pag-usapan mga chong, gagawin natin ng paraan niyan para ma-vlog. And then kung meron pa kayong gustong malaman, comment niyo lang diyan sa comment section, akong bahala sa mag-usap sa inyo. Active naman ako sumagot eh.
So yun lang mga chong, I think that would be it. So thank you so much for watching, and we're out. Tara mo boy.